Nakuha na natin ang nest box ko. Ayan, promise, ang ganda. Ang ganda. Pero sa iba ako bumili. Nawala ng stock CJM. Kaya nag-order tayo sa ibang tao na mas malapit. So, hindi pala siya malapit. Hindi siya malapit dito sa akin. Taga-taytay siya. Nakabike lang siya. Tapos lang niya. Ang ganda ng nest box niya. Ang ganda ng nest box niya. Hindi ko alam kung anong ano to, kahoy. Hindi siya palutsina. Hindi siya palutsina. Hindi rin siya, parang ano siya, ganito. Marine plywood? Marine plywood ba to? Or hindi? Hindi, hindi ko alam. Pero ang ganda, ang kapal. Sobrang kapal, oh. Oh, napakakapal. Tapos ang ganda ng pinto, quality talaga. Ang ganda, maluwag yung mga screw. Ay, shit, ang labo pala. Sorry, guys. Ayan. So, maluwag yung screw, ikaw ang mag-a-adjust. Okay, maganda rin ang pinto. Medyo steep, medyo may konting stiff, pero kapag nasa ano na naiikot, nabubuksan, matatanggal yung pagka-stiff. Tapos okay, may konting mukhang kakagawa lang din. Ayan. At may but ano, may palalim. Ayan, maganda. Ang ganda. Check natin lahat. So ito, hindi natin to kailangan kasi sa labas natin ilalagay yung nest box. Sa labas natin ilalagay. Ayan. Ang ganda. Tas ang bigat. Ang bigat. Napakaganda. 150 lang to, ah. Promise, ang ganda. Mamaya isasuggest ko kayo sa kanya. Taga-taytay siya. Kaya medyo nagwawala yung mga alaga natin. Kasi may bagong gamit. Ayan. Ito rin yung isa. May mga butas, pero walang ano yan. Walang effect yan sa nest box natin dahil ganyan na talaga yan nung ginagawa pa. Ito din maluwag, ikaw ang mag-a-adjust kung paano sikip, kaya mas okay yung ganito, hindi nila sinasagadagad. At maganda ang pagkano nito, walang steep, talagang madaling buksan. Magandang loob, may ganun ulit, may butas, may palalim para sa mga itlog. Ay, madilim pala. Ayan. Maganda. May mga, ano, may mga konting palalim lang. Pero walang, ano yan, walang mapangit na effect sa nest box. Last one. Ayan, mukha siyang madumi. Pero ganyan talaga mga kahoy. Ito. Ayan. Isang right. Okay, tama ang ating nabili. Maganda. Napaka-quality talaga. Hindi tayo binigo. Maluwag. May konting bend lang ang lock. Mamaya, ayusin natin yan. May konting bend. Medyo stiff. Medyo hindi lang pantay ang pako. Ayan. Pero okay lang dahil okay, ito ang sagad ng pinto. Medyo hindi siya pantay. Pansin nyo, hindi siya pantay. Pero okay naman ang kanyang bukasan. Nakikita pa rin yung pinakaloob. Medyo madilim na. Mag-alas 5 na kasi. Meron din siya ang konting lalim doon sa ano niya, sa lapad. May konting lalim dito. Yan. So, sa halagang 150, napakaganda ng binigay sa ating nest box. Ayan. So, kung gusto nyo bumili ng nest box, dito kayo mag-PM. Ayan, sa kanya. Ayan, sa kanya kayo mag-PM. Dahil tagaan daw siya. Galing pa daw siyang taytay. Akala ko taga-Pasig lang siya. Kasi may, ang location niya kasi Pasig pinagbuhatan. Pinagbuhatan nata. Tapos, taytay C6. Tapos, ano yung isa? Napindan. Napindan nata. So, ayun, ang kanyang tatlong lugar.
pero galing siyang Titan C6. Ayun, kaya nagbike pa siya papunta dito. Tapos, oy, huwag kayong maingay. Ingay-ingay nyo. Ayan. Okay, taga-Taytay siya. So, tatlong lugar kasi yung nasa ano niya, nasa coast niya. Siguro isa yung taga-Taytay. Tapos, nagbike lang siya papunta dito. Tapos sabi ko, ibawas niya na din yung delivery. Kaso, hindi niya binawas kasi daw. Libre na daw, hindi ko alam. Pero, salamat sa kanya dahil nakalibre tayo ng delivery fee. So, kung gusto nyong umorder sa kanya, i-PM nyo lang siya. Taga-Taytay siya. Siya mismo ang i-PM nyo para kung taga-Taytay kayo, mas malapit siya sa inyo. Okay? Ayan. Maganda ang nest box niya. Napaka kapal. Hindi siya Palochina. Hindi ko alam kung hindi siya Palochina eh, oh. Hindi ganito itsura ng Palochina eh. Medyo may kahawig din siya sa marine plywood, pero mas makinis to sa marine plywood. Pero napakaganda. May mga konting ganito lang. Pero hindi yan makakaano sa ano natin, sa nest box natin, dahil nasa labas naman. Kasi kung nasa loob to, bubukbukin niya ng mga ibon sa loob hanggang sa mabutas nila. Pero dito, wala naman. Wala naman akong nakakapang sa loob na, wala din naman ako nakita sa loob na may defect. Okay? So, ayan ang ating nest box para sa mga kids natin. So, itong dalawa, dito yan. Tapos yung ito, dito sa taas. Ayan. So, ikakabit natin to bukas kasi naubusan na ako ng ano, ng hook. Yung hook na ganun, naubusan na, wala tayong panglagay. Tapos tatanggalin natin to. Hindi natin kailangan to dahil sa labas natin yan isasabit. Hindi yan magkakasya sa cage. Hindi yan lulusot. So, ano ba ang pantanggal ko dito? Wait lang, hanapin ko lang yung cutter. Cutter. Ito ang cutter. Ayan. Ang pagtanggal ko lang naman dito, syempre, ay kapit. Grabe, ang laki. Hindi tulad ng mga dating... So, medyo mahirap to. Yan. Ganyan. Kita nyo. Diinan nyo. Ayun. Madali lang. Yan. Siyempre, daan-daan lang pagtatanggal para hindi masira yung konting part dito. Yan. Yan. Magagamit natin tong ibang part na to. So, itatabi natin to kasi pwede natin magamit pa to sa susunod kung ano ang pwede natin gawin. Ayan. So, mas maganda na to ilabas sa ilagay sa labas. Ayan, maganda na to ilagay sa labas kasi wala nang makaka ano dito. Ayan. So, tatanggalin din natin to. Hoy, maganda, sobrang kapal. Ah! Ay, siya tanggalin pa ako. Delikado 'yan, sobrang liit, walang makakakita niyan. And then last one. Ganyan lang naman pagtanggal niyan. Kung sa ibang nest box kasi meron pa yan dito, nakaganon, 'di ba? So dalawa 'yon. Isang ganito, tapos may nakalagay pa dito. Ang una ninyo tatanggalin, syempre yung nasa baba. Kasi kapag hindi niyo kasi ito matatanggal kapag meron dito sa ilalim. Ayan. So tanggalin natin 'tong isa. Last one na 'to. So, ito na ang ating quality nest box sa halagang 150. Ayan, 150, 8x10 para sa mga African lovebirds. Napakaganda, promise.
sa video, para sa inyo ay parang simpleng nest box lang siya. Pero kapag nakita nyo ng personal, grabe, ang ganda. Ang ganda pala talaga. Ayan. Ang akala ko kasi, pag nakuha ko na siya, ay nung nakita ko kasi yung post niya, parang paluchina lang siya sa picture. Parang paluchina lang siya. Tapos yung pagdating dito, nagmukha siyang nag-level up na paluchina. Kaya napakaganda. Ayan. So, ito na mga ilalagay natin dito. Ang kulang na lang natin ay hook. So, bibili tayo bukas ng hook para syempre masabitan natin itong ano natin, nest box. Tapos, para makabili na tayo ng mga tatlong pares. Alright. Apat na pares para din isa dito. Ayan. Isa dito. Bali, apat na pares. Kahit low mute na lang kailangan natin dahil nakakapag yung mga high mute natin dito tulad ng green opa ewing natin dito na naka-foster, pati yung isa ditong green opa ewing na itlog, pwede natin i-gamiting materials yon kung magka-cock. Lahat ng cock natin na green opa ewing, hindi ko ipapamigay yon. Yung mga hen lang ang ipapamigay ko kasi yung mga green opa ewing na magiging cock, ayun yung mga magiging materials natin para hindi na tayo bibili ng mga opa ewing, mga opa. Ayan, kaya may mga materials na tayo. Ayan, so naghahanda na. Matagal-tagal pa lumabas at lumaki at mag-matured yung mga opa ewing na yun. Pero mas okay nang maghintay at huwag magmadali. Ayan, so low mute na ang bibili natin sa mga susunod para ang kailangan kasi natin sa mga low mute yung mga kulay na lang. So bibili tayo ng mga par blue, ng mga mauve, ng mga iba pang kulay para hindi na tayo pipili ng kulay. Yan. So may mga par blue naman na rin tayo, may mga mauve na rin tayo. Ay hindi, isa lang ang mauve natin. So bibili na lang tayo ng mga mauve na low mute. Ayan. So, ayun lang naman guys ngayong video. Pinakita ko lang naman yung nabili kong nest box at sana may nagustuhan nyo yung quality nest box na binili ko galing sa kanya. Ayan, kay Mark Anthony. Tama ba Mark Anthony? Or basta kay Mark. Ayan. Kung taga Taytay kayo or malapit kayo sa Taytay, pwede kayo mag-PM sa kanya. Pwede kayo mag-PM sa kanya para maka-order kayo ng quality na nest box. 150 lang to. Napakamura. At napaka-good quality. Nako, sa kanya na lang ako bibili parati. Kasi napakagando. Hindi na ako bibili ng mga marine plywood. Yung mga ganito. Kasi nasa ano to eh. Nasa 200 something. Hindi ko na maalala. Basta nasa 175. 180, 200, 250, hindi ko na maalala. Ito, mas okay ito. Good quality, ang ganda niyang tignan, sobrang kinis. May mga konting defect lang tulad ng mga butas-butas, pero hindi yan makaka-effect sa mga ibon natin dahil wala namang butas dito. Wala namang defect sa mga loob ng nest box. So, ayun lang guys. Kapag may mga gusto kayong bilhin na nest box, diretso lang kayo sa kanya. Ayan, so yung mga ganito natin ay magagamit pa natin to sa mga susunod. Ayan, kung anong gusto natin gawin dito, pwede natin tong lagyan ng perch para dito. Ayan, yung harang, yung kakapitan. Ayan, so ayun lang guys ngayong video, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo. Okay, shoutout tayo kay Lance Rian Reyes, kay Dominic Lastra, kay Emilito Salonga, kay Jopel Chua, kay Brian Cruz, kay Tristan Parumog, kay Kimuel Maranata, kay Sammy Dalo, kay Pabok Tayag, kay Matet 314, shoutout din kay Boss Casono, kay Adrian Tanay, kay Giovanni Virtuoso, shoutout din kay Daryl Lasso, kay Enzo Maka, kay Ernest Saldivar, kay John Dave De Jesus, kay Mark Harvey De La Cruz, kay Velmark Ann, kay Angelo Briones, kay Leno Basyong, kay Cesar Lagrosa, shoutout din kay Alvin Montealto, shoutout din kay Dennis Balabas, kay Byron Garcia,
kay JR Luna, kay Kero Ganzon, kay Florence Aquino, kay Wendell Bagsik, kay Jonas Fontanilla, and shout out kay Aisha Valles. So kung gusto niyo magpa-shout out, comment lang kayo at i-shout out namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang kayo at sasagutin ko 'yan. So ayun lang naman guys ngayong video. Salamat ulit sa mga sumusuporta, mga kabarkadas. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you in the next video.